Asan na po ba kayo? Ano dita, nangyari? Dita. Dali mo na! Dali mo na sa ospital! Sige Apo, na! Lo. Yan, bakit ang tagal-tagal naman ni Alice? Ilang oras ang nakakalilipas, wala pa siya. Ay, ito na! Lola, sorry po ah. Sorry, oh. Late na po kami nakauwi. Ano ba nangyari sa inyo? Halaka, ti Alice. Nasaan na yung mga pinamili ni Lola? Kanina pa siya naghihintay. Naku, Lola, pasensya na po, pero iwanan po namin sa tindahan eh. Ano ba kasi inuunan niyo, ati Alice? Dinala po kasi namin si Lolo Sergio dun sa ospital eh. Nahihilo po kasi siya. Ah, ganun? May dahilan naman po pala si Ate Alice eh. Eh, kumusta na si Lolo? Okay ba? Okay ba siya? Napag-upot na po namin siya tapos dumating po yung apo niya kaya nakaalis na po kami ni Jorel. Kahit na, dapat umuwi muna kayo at binigay kay Lolo yung pinapabili niya. Tapos nagpaalam. Ano ginawa niyo sa kanya? Anong klaseng tulong? Dinala po namin siya sa ospital. Oh, ayun naman pala eh. Maupo nga kayong upo, upo. Naku, kayong dalawa, oh. Tama na yan, ah. Baka mamaya, ginagawa niyo, magtatalo-talo kayo. Dadaan niyo sa away-away. Tama na. Alice, Elvis, tama naman yung sinasabi mo, apo, na dapat meron, mag-focus tayo sa ating mga responsibilidad. Pero paano kung dumating yung pagkakataon na kailangan meron kang mas importanteng bagay na gawin? Tatanungin kita, ano sa palagay mong dapat na unahin doon? Alam ko na, meron naalala akong isang kwento tungkol dyan. Pakikuha mo nga yung libro ko, Alice. Sige na. Yan na. Oh, Elvis, yung baul kong maliit, ando no? Ayun no, kunin mo. Saan po dito na? Ayan, ayan. Ganda, no? Ito ang kaharian ng Verbania. Sa kaharian ng Verbania, nakatira ang tatlong prinsipe. Si Prinsipe Pedro ang pinakapalaban. Pinaka matapang. Pwede pa ako, tara! Halika na! Si Prinsipe Diego ang pinaka hindi matapang. At ang bunsong si Prinsipe Juan ang pinaka mabait at pinaka simple sa lahat. Sakta nga ba? Ayos lang, kasama sa ensayo yun. Isa magandang balita ang pinarating sa akin ngayon. Maraming salamat sa... Malari! Malari! Mga prinsipe! Ang mahal na Haring Fernando! Malala na ang mahal na hari at ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay kanta. Kanta? Kanta, kanta lang naman po pala eh. Walang makagagamot sa kanya. Kundi ang awit ng mahiwagang Ibong Adarna. Pero para mahuli ito, kailangan niyong umakyat sa bundok Tabor. Doon niyo mahahanap ang isang napakagandang puno, ang Piedras Platas. Kumikinang ang mga dahon nitong parang mga diamante. Doon lang dumadapo ang Ibong Adarna. Ibong Adarna? Nangangagat yun, Lola. Hey. Hindi. Pero mahirap hulihin ito. Diego, Juan, huwag kayong mag-alala. Ako mismo, ako ang huhuli diyang sa Ibong Adarna ng yan. Sige, kuya. Fight! 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 Mahaba ang naging paglalakbay ni Prinsipe Pedro. Marami siyang bundok at gubat na dinaanan. Hanggang sa wakas ay nakarating na siya sa bundok Tabor. Aha. Nandito na ako sa bundok Tabor. Malapit ko nang mahanap ang Ibong Adarna.
Iyo? Sino ka? Kalabang ka ba? Kung oo, ready to fight ako. Wag! Wag mo akong saktan. Hihingi lang ako ng kunting pagkain at inumin. Ganun ba? Eh, pasensya na ho kayo ah. Kailangan ko pa to sa aking paglalakbay. Kung ganun, maaari mo bang kunin ang prutas na yun para may makain ako? Pasensya na ho talaga kayo. Pero meron pa akong kailangan puntahan at kailangan gawin. Kailangan ko kasi mapagamot ang aking ama. Sige ho. Wala, iniwala niya po yung babae, Lola? Eh, may kailangan sa puntahan eh. Kawawa naman po yung babaeng kitongin, no? Pero kawawa din po yung hari kung hindi po siya nagmadali. Mahanap po ba niya yung Prinsipe Pedro yung ibong Adarna? Ito, si Prinsipe Pedro. Tama nga si Lola Ermitaña. Parang mga diamante ang dahon ng Piedras Platas. Ang gandang ibon. Napakagara ng mga balahibo. Tunay ngang kakaiba ang ibong Adarna. Tama-tama. Mahuhuli ko yan kapag nakatulog yan. Antayin ko makatulog yan. Manghang-mangha si Prinsipe Pedro sa ganda sa boses ng Ibong Adarna. Pero habang nakikinig siya, ay inaantok siya dahil para siyang hinihili ng mga awit nito. Pedro? Bakit po ganun? Talagang nagiging bato yung mga yon kapag naiputan sila ng ibong Adarna. Ew! Pero paano na po yung Lola? Naging bato na po siya. Paano niya na po makukuha yung ibong Adarna? May pag-asa pa naman. Tingnan ninyo. Prinsipe Diego. Bakit wala pa rin si Kuya Pedro? Mag-iisang linggo na siyang wala. Ako? Baka kinuha na ng mga kalaban yun! Tsaka di ba may mga ano doon? May mga hayop? Ako baka kinain na yun! Mga higante pa! Kuya, kuya, relax ka lang, relax ka lang. Mga anak, dapat isa sa inyo sumunod sa kanya. Natatakot kasi ako, ama, pero dahil ako yung matanda, sige, ako na. Diego, mag-iingat ka. At lakasan mo loob mo sa lahat ng mga haharapin mo. Good luck. Hey, bro, wish me luck. Good luck, kuya. Good luck. Huh. Wah! Ano to? Tulad ni Prinsipe Pedro, dumaan din sa maraming hirap at gutom si Prinsipe Diego. What? Sino ka? Huwag ka lalapit. Diyan ka lang, diyan ka lang. Oh.
Sinabing huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Iho, hihingi lang ako ng pagkain at inumin. Ako naman, Lola, oh. Hihingi ka lang ng pagkain, tinakot mo pa ako. Ay. Kaya lang, Lola, tignan ko muna kung meron pa ako dito. Ako, Lola, pasensya ka na. Konti na lang. Paano pag nagutom ako mamaya? Wala akong makakain, di ba? Sorry. Pwede bang tulungan mo akong kunin yung prutas? Gutom na gutom na ako. Lola, ang taas niyan. Takot ako umakit eh. Sorry, Lola. Sige na, iho. Gutom na. Tulad ni Prinsipe Pedro, hindi rin tinulungan ni Prinsipe Diego ang babaeng kitongin dahil nagmamadali siyang mahanap ng ibong Alarna. Uy! Pali yung piedras platas. Ganda! Wow! Ito pala yung piedras platas. Ganda! Bato? Uy, baka mabuhay ito. Bato? Uy, kuya! Kuya! Tulad ni Prinsipe Pedro, inantok din si Prinsipe Diego sa pagkanta ng Ibong Adarna. Naiputan din sa Prinsipe Diego? Eww! Nakakalito po talaga ano kapag dalawa po yung kailangan mong gawin. Parang ikaw, Ate Alice, may pinaputos sa'yo si Lola Goring. Kaso kailangan mo tulungan si Lolo Celso. Mayroon talagang pumili. Buti nga lang, hindi nagalit si Lola eh. Si Elvis naman yun ang Nermon. Pero Lola, balik ka po tayo sa kwento. Paano na yun? Dalawa na silang bato. Eh, may isa na lang pong prinsipe na titira. Tama ka dyan, Apo. Ama, habang tumatagal po, mas lalong umalala ang inyong sitwasyon. Pati sina Kuya Pedro at Kuya Diego, wala pa rin. Ama, susundan ko na po sila. Juan, hindi ka alis dito. Ikaw na lang ang natitirang prinsipe sa palasyo. Paano ka matulad ka sa mga kuya mo na hindi makabalik? Hindi ako papayag na maubos kayo. Pero Ama, mas lalo pong hindi ako papayag na hindi kayo gumaling. Kailangan maibalik ko po dito ang Ibong Adarna. Basta hindi ka alis. Ako ang hari dito. Ako ang masusunod. Ama, huwag naman pong ganyan. Gusto ko lang po naman talagang gumaling kayo eh. Toss coin. Toss coin? Ama, ayoko rin. Baka matalo rin po ako sa inyo eh. Ama, naiintindihan ko po na nag-aalala kayo sa pag-alis ko. Pero gusto ko pang malaman nyo na babalik ako dito. Hindi mawawala sa inyo ang bunso nyo. At sa pagbabalik ko, hindi lang Ibong Adarna ang dala ko, kundi pati sina Kuya. Tulad nila Prinsipe Pedro at Prinsipe Diego, nagtiis din ng maraming gutom, hirap at pagod si Prinsipe Juan hanggang sa marating niya ang bundok Tabor. Bundok Tabor. Ito na yun. Ito na yung Bundok Tabor. Parating ko na. Sino po kayo? Ano ang kailangan nyo sa akin? Pwedeng makahingi
ng kunting pagkain at tubig. No, pasensya na ako kayo, ha. Pero kukunti na lang yung pagkain ko tsaka tubig ko, eh. Pero sige, ha. Ito, sa inyo na lang ito. Ito. Salamat, iho. Wala pong ano man. Ito po, pati yung tubig po. Salamat. Ah, sandali lang, oh. May prutas po. Ikukuha ko na rin ako kayo. Huwag. Huwag ka nang umakyat. Sapat na itong ibinigay mo sa akin. Nakita ko na ang kabutihan ng iyong puso. Ha? Saan yung matanda? Ikaw yun? Isa kang diwata? At alam ko kung bakit ka nandito. Tutulungan kita dahil ang mga taong katulad mo na may mabuting loob ang maari lamang makuhuli sa ibong Adarna. Diwata po pala siya? Ang galing po, no? Nakakilala pa po si Prinsipe Juan ng diwata. Di ba po, Lola, maraming kapangyarihan ang diwata? Gaya ng mga Felix na tulad na... Tulad ng Alan Elvis. Para mga Felix na tulad ng mga diwata. Ano? Nagulo mo, Elvis? Lola, tutulungan po ba siya ng diwata para pumahuli yung ibong Adarna? Oo, apo. May iriregalo siyang tatlong bagay na makakatulong kay Prinsipe Juan. Ano po yun, Lola? Ano to? Kape-kape, umuwi ang ibong Adarna sa punang Piedras Platas at umaabot. Nakakaantok ang boses ng ibong Adarna, kaya kailangan mong pigilang makatulog. Hiwaan mo ang palad mo at patakan mo ng katas ng kalamansi ang sugat para magising ka. Parang ang sakit nun, ah. Pero sige, tatandaan ko yun. Pagkatapos ng pagpitong pagpalit ng balahibo, maghahanda ng ibong Adarna para matulog. Pero bago niya gagawin yun, siya muna ay mag-iipot. Kailangan mong iwasan yun para hindi ka maging bato. Tatandaan ko rin yun. Ang agwa bendita sa bote niyan, yan ang gagamitin mo para maging tao ulit ang mga kapatid mong naging bato. At ay ang tali namang yan, ihahagis mo yan sa ibong Adarna para mahuli mo siya. Tutulungan ka ng ibong Adarna kung una, hindi mo siya sasaktan. Pangalawa, ipapangako mo na sa oras na pagalingin niya ang iyong ama, ipapakawala mo na siya. Pinapangako, diwata. Tatandaan ko lahat ng mga sinabi mo. Mag-iingat ka sa iyong paglakbay, Prinsip. Diwata. Pangako kayo sa iyo, diwata. At tatandaan ko lahat ng mga binilin mo sa akin. Hindi ka makakalimutan yan. Kuya Diego? Kuya Pedro? Kuya Diego, Kuya Pedro! Kuya Diego!
Alam mo, papatulog mo ako, ha? Ipot! Ay! Ano naman itong ibon na ito? Ang dami na maipot nito! Wala ka pala eh. Humihili ka pa. Tulad ka sa akin yun. Bendita. Hey, Pedro! Hey, Diego! Uy! Hey, Pedro! Hey, Diego! Uy! Buhay kayo! Hey, Pedro! Uy! Juan! Naging tao ko ulit! Juan! Maraming salamat at diligtas mo kami! Wala naman, Kuya! Salamat! Salamat! Hindi ka naiputan, ha? Hindi ako naiputan! Hindi talaga! Teka! Nahuli mo ang ibong Adarna? Nahuli ko ang ibong Adarna, Kuya! Galing mo! Napakagaling mo, Bunso! Buti ang pakiramdam niyo, Ma. Nararamdaman niya. Wala na akong nararamdamang sakit. Ah, aba, salamat po. Napakabuting balita po yan. Magaling na ako. Buti kung ganun, Ma. Mga anak ko, maraming salamat sa inyo. Bunso, lalo na sa iyo. Ibong Adarna, isa kang tunay na mahiwaga. Maraming salamat sa iyo. Ang buti naman at maayos na po kayo. Ibong Adarna, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil pinagaling mo ang aking ama. Tulad ng pinangako ko, pakakawalan na kita ngayong maayos ng lagay ng hari. Sandali lang. Yung mga mata mo. Ikaw ang diwata? Ako nga. Ako ang diwatang tagapantay ng Bundok Tabor. At ako rin ang ibong Adarna. Gusto ko lang malaman mo na isang malaking karangalan na makilala ka, prinsipe. Tunay nga talaga mabuti ang iyong kalooban. Hindi ako mapaniwala, diwata. Ikaw nga yan. Diwata. Ako yung dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil pinagaling mo ang aking ama. Maraming salamat talaga. Karapat-dapat ka sa tulong ngayon, prinsipe.
Basta huwag kang magbabago. Paalam. Hanggang sa muli, kaibigan. Hanggang sa muli, Diwata. Paalam, Diwata! At dito nagtatapos ang kwento ng Ibong Adarna. Lola, napakaganda po ng storya. Buti nalang po tinulungan ni Prinsipe Juan yung babaeng ketongin. At tinulungan din siya kung paano mahuli yung Ibong Adarna. Oh, hindi ba ganun din na parang ginawa ng inyong ate Alice, di ba? Alam niya na kailangan meron siyang gawin, meron siyang dapat puntahan. Pero huminto siya para tumulong sa kanyang kapwa. Ang galing mo, ate Alice! Mga apo, sana lagi niyo rin iisipin na paminsan-minsan titignan natin ang kapakanan ng ibang tao. Alam niyo, minsan lagi tayo nagmamadali. At saka wala tayong inisip kundi yung sarili nating interes. Kaya nakakalimutan tuloy natin yung mga ibang tao. At higit sa lahat, namimiss natin yung pagkakataon na tayo ay maging inspirasyon ng ibang tao, di ba? So, Elvis, kumusta naman? Okay ba? Okay na okay po, Lola. Sorry, Ate Alice, dahil sinermonan kita kanina. Ngayon, alam ko na na-blessing ka kay Lolo Celso. At blessing ka din sa amin. Sali ako! Oh. Eh, paano ako? Gusto ko rin sumali. Oh. Oh. Ano ka? Ano ka na? Jarelle? Hindi ka ba tatayo dyan? Oo, kung ako ko talaga.